simula na nga po ng lockdown sa Metro Manila ngayon pong August 6 hanggang August 20. Yan po'y sa araw ng Biyernes. Sa pahayag nga po ni NEDA Secretary Carl Chua, 210 billion pesos ang inaasahang mawawala sa buong ekonomiya ng ating bansa sa loob lamang ng 2 linggong lockdown sa National Capital Region. Dati ho, ang katwiran po ng IATF at ng pamahalaan sa dahilan po ng mga nangyaring lockdown sa Metro Manila ay ang umaapaw na COVID cases sa mga ospital. Ngayon po naman, ito ang katwiran ng pamahalaan sa pahayag po ni Secretary Harry Roque. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ, pero kinakailangan gawin po ito para maiwasan yung kakulangan ng ating mga ICU beds at iba pang hospital requirements kung lolobo po talaga ang kaso dahil nga po sa Delta variant. Kumbaga, inuunahan na po ng gobyerno bago pa man mangyari na hindi na po makayanan ng ating mga healthcare facilities ang dami ng COVID patients. Lalo pat kumpirmado na nga na may Delta variant sa Pilipinas. Foresight po ba ang tawag dito? O band-aid / shotgun solution? Pero sandali lang. Anyare sa granular lockdown approach? Anyare, Lolo Ted? O dahil nga kasi hindi matukoy kung gaano nga talaga karami at nasaan ang mga Delta variant carriers ngayon sa bansa, kaya't minarapat nilang magkaroon ng regional lockdown? Habang naka-lockdown po ang Metro Manila at ilang pang mga lugar nang dahil nga po sa Delta variant, gaano kasidhi ang gagawing testing ng gobyerno para malaman ang actual na dami ng kaso ng Delta variant ngayon sa Pilipinas? Kamakailan po lamang ay aming nakapanayam si Doktora Eva Maria Cotionco de la Paz, ang Director for Health Programs ng Philippine Genome Center o PGC. Niliwanag po niya sa amin kung bakit sila nananawagan ng donasyon mula sa pribadong sektor ng 100 million pesos para sa expansion ng kanilang biosurveillance. Kailangan umano ng 100 milyong piso para sa kanilang 2 satellite facilities sa labas ng Metro Manila. Ang satellite facility sa ng Philippine Genome Center sa Visayas at sa Mindanao. Tig 50 million pesos daw po ang more or less kailangan ng bawat satellite facility. Ang Philippine Genome Center po ay isang unit sa ilalim po ng University of the Philippines. At malaking porsyento po ng suportang pinansyal ay nakukuha nila mula sa universidad. At dahil nga po marami silang ginagawang research, sila po nakakakuha din ng pondo mula sa iba't ibang government agencies gaya ng DOST para po sa COVID sequencing at DOH para din po naman sa genomic surveillance. Nang amin po makapanayam si Yusek Maria Rosario Verhere ng DOH, kanya pong ipinaliwanag sa amin kung bakit kailangan pang manawagan ng donasyon ang Philippine Genome Center mula sa pribadong sektor para sa kanilang expansion. Ito nga naman daw ay dahil sa matagal na proseso na dapat pagdaanan ng mga binibiling gamit ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Ito po yung ating laging narinig na procurement law na dapat sundin. Dahil nga daw po sa matagal ang proseso, eh mas maganda nga daw na ang pera manggaling po sa pribadong sektor para mas mabilis. Dahil nga po sa kakaiba ang mga katangian ng mga tinagurian nilang variants of concern,
hindi agad matutukoy ng pangkaraniwang RT-PCR test kung ang isang COVID positive individual ay may taglay nito. Kaya nga sa panahong ito na nagbabanta ang Delta variant, mas luminaw sa atin ang kahalagahan ng Philippine Genome Center. Di po ba? Kung ang Philippine Genome Center ay napaka-importante sa ating laban kontra COVID-19, eh bakit hindi agad sila naponduhan? At napalawak ang kanilang operasyon. Kung sadyang napaka-importante nga ng Philippine Genome Center ngayon, tayo po'y magbalik-tanaw. Bago ang Delta variant na nagmula umano sa India, ang mga naging unang variants of concern ay ang Alpha at Beta. Ang Alpha ay yung UK variant at ang Beta ay ang South African variant. Ayon sa mga impormasyon mula sa WHO, ang Alpha variant ay unang nadiskubre sa United Kingdom noong pong September ng 2020. Habang ang Beta variant po naman ay unang natukoy sa South Africa noong pong May ng 2020. At ang Delta variant naman sa India ay noong October ng 2020. Sumunod dito ang Gamma variant mula sa Brazil na na-detect o na-discovery noong November ng 2020. Ang mga variants of concern na ito ay na-detect na rin sa Pilipinas sa pamamagitan po naman ng Philippine Genome Center o PGC. Ang Alpha variant po ay unang na-detect sa Pilipinas noong Enero ng 2021. Ang Beta variant naman ay na-detect noong March 2. Habang ang Gamma variant ay na-detect noong March 13 at habang kinumpirma rin po ng Philippine Health Authorities na ang unang Delta variant case sa Pilipinas ay noong May 11. Ngayon po, ang kapasidad lamang ng PGC ay 750 tests sa loob ng isang linggo. Sa aming pumpanayam kay Dr. Cotionco de la Paz, may pagkakomplikado at highly technical nga ang ginagawang genome sequencing para matukoy na ang isang specimen ay Delta variant. At dahil nga po, limitado ang kanilang mga gamit at mga tauhan, hindi nila kaya sa ngayon ang higit pa sa 750 specimen a week. Kung ganito po ang handicap o pagkukulang ng PGC, malaki ang implikasyon nito sa pagtukoy sa real-time cases ng Delta variant sa Pilipinas. Magandang case study yun nangyari po sa San Juan City kamakailan po lamang. Sa amin pong panayam kay Mayor Francis Zamora, inabot umano ng 26 na araw bago nila nalaman na Delta variant pala ang tumama sa dalawa nilang constituents. Katunayan, ika niya, recovered na ang classification ng dalawang taga-San Juan nang lumabas ang resulta ng genome sequencing nila. Sa 3 linggong yun, napakaraming posibleng mangyari. Samahan pa ho ng kawalan ng mabisang contact tracing application para sa buong Pilipinas, di po ba? Naniniwala kami na may basihan ang sinasabi ni Mayor Zamora na underreported ang Delta variant cases sa bansa. Meaning, yung iniuulat ngayon ng numero, higit pa doon ang totoong kaso ng Delta variant sa Pilipinas. Kaya nga po, sinabi rin ni Dr. Cotionco de la Paz na kailangan tayo ay
maging matalas at matalino pagdating sa pagpapadala ng sample sa PGC dahil precious o mahalaga ang bawat slot ng 750 na yon. Ang kahalagahan po ng surveillance ika niya ay makapagbibigay ng sapat na impormasyon na kailangan para sa public health response. Dito na nga rin pumapasok ang importansya ng mabisang COVID-19 testing dahil kaakibat ng ginagawang genomic surveillance ng PGC, ang mga lalabas na resulta ay magsisilbing early warning system sa ating gobyerno kung meron nang nagsisimulang surge sa isang lugar. August 3, 2021 na po ngayon. Mag-iisang taon na mula ng unang madiskubre ang Alpha variant. At magsasampung buwan na mula ng madiskubre ang Delta variant. At sa kasalukuyan, lantad na ang katotohanan sa kahalagahan ng pag-aangkat ng equipment at pagdadagdag ng mga molecular biologist sa ating Philippine Genome Center. Gaano kabilis natin ito magagawa? Ayon kay Dr. Cotionco de la Paz, kung o-order ka ng equipment ngayon, aabutin ka ng 2 buwan bago ito dumating. Yan ay kung merong available stock. Wala tayong pera? Mawalang galang lang. Sa ilalim po ng Bayanihan 1, ang pondong inilaan para dito ay 387.2 billion pesos. Nang mag-expire ang Bayanihan 1, naglabas pa ng karagdagang 6.46 billion piso ang Budget Department. Sa laki po ng kabuuang pera na yan noong panahon ng Bayanihan 1, 47.6 billion pesos ang hindi pa nagagasta. Ayon sa isang pahayag mismo ni Budget Secretary Wendell Abisado sa kanyang pagharap sa mga senador sa ginawang hearing kamakailan lamang. Sa Bayanihan 2, 205.1 billion pesos ang inilaan para dito. Sa ginawa pong pag-aaral ni Senator Ping Lacson, 141.4 billion lamang ang nagamit dito o disbursed. 46.3 billion piso dito ang hindi nagamit o undisbursed. At 17.2 billion piso ho naman ang unobligated o wala pang napaglalaanan. Wala tayong pera? Mawalang galang lang. Sadya nga po nakakadismaya na malaman na ang Department of Health na siyang lead agency sa ating laban kontra COVID-19, ang departamentong ito ang may pinakamalaking underspending. Ang perang inilaan po sa DOH hango sa Bayanihan 1 and 2 kasama na ang ilang provision sa 2021 national budget ay aabot sa 157.4 billion pesos. Ngunit sa mga naging pagdinig sa Senado, 51.4 billion pesos lamang ang kanilang nagasta. Maaring nadagdagan na po ang kanilang nagasta dahil nga ang mga datos na ito'y hango pa nitong Hulyo, last month. Ngunit, malinaw naman po ang mga impormasyon sa kabagalan sa paggamit ng pondo ng DOH sa mga napaka-importanteng bagay sa panahong ito. Wala nga po sa ilalim ng DOH ang Philippine Genome Center. Ngunit, ang kahalagahan ng kanilang serbisyo at kaukulang mga gamit ay dapat pa ba nating ipagduldulan
sa kaisipan ni Secretary Francisco Duque III? Noong pong September 16, 2020, mabanggit ko lang ito ha, naglabas po ng Proclamation Number 1021 ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa proclamation na ito ay ang talatang nagsasabi na lahat ng sangay ng gobyerno at lokal na pamahalaan ay dapat magtulong-tulong at magkaisa at gamitin ang lahat ng kagamitan at yaman sa mabilis at nararapat na mga hakbang para mapigilan at tuluyang masugpo ang banta ng COVID-19. Kung noong pamampo ay naisip na po nila Secretary Duque na ang genome sequencing ay napakahalaga sa pag-aaral sa uri ng virus na dala ng SARS-CoV-2, noon pa sana ay napalawak na ang kakayahan ng Philippine Genome Center. At hindi po 750 specimens a week lamang ang kanilang kapasidad. Yan ay kung may foresight. Ngayong may ipapatupad na lockdown, sigurado pong bababa ang bilang ng daily active cases ng COVID-19 dahil hindi nga kasi makakalabas ang mga tao, di ba? At mababawasan din ang mga magpapa-PCR test. Natural, mababa ang bilang. Ngunit, sa panahon ng lockdown, lalabas ba ang katotohanan? Sa dami ng Delta variant cases sa Pilipinas, lalabas ba ang totoong bilang ng Delta variant cases sa bansa? O muli, ang lockdown na ipapatupad ay pansamantalang solusyon lamang. Foresight, pag-intindi sa kinabukasan, paghahanda sa mga posibleng mangyari. Sa pandemyang ito, napakahalaga na ang ating mga pinuno ay may foresight. Lalo na ang pinuno ng pinakapunong abalang kagawaran. Foresight. Meron ba sila nito? Think about it. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.